Namamalimos na ang ilang nasalanta ng Bagyong Odette sa Negros Oriental. Apela nila pagkain at mga materyales pampagawa ng bahay. Kahit naman dapang-dapa, sinisika pa rin ng mga naapektuhan ng bagyo na bumangon at magdiwang ng Pasko. Narito ang report. Winasak ng hagupit ng Bagyong Odette ang bahay ng pamilya Mokoy sa Dinagat Islands. Kahit sa tent lang magpapasko, ang importante, kumpleto raw silang magkakaanak na magdidiwang nito. Para sa Noche Buena, pagkakasyay nila ang ayudang bigas at noodles. Pagpasko raga po, ginagmay ko na ayam mong ika. Kuan sa Pasko, Pasko na mangyeta ron. Ang pamilya Berna naman, nagluto ng simpleng putahe kasama ang ilang kapitbahay. Sa paaralan naman na ginawang evacuation center, magpapasko sa Elvira. Wala na silang ibang matutuluyan, kaya hindi niya maiwasang maluha. Di niragyan mo niya. Wagan, di naman maghikay, kaya mo maikahikay. Basta namang naibugas nga gamay. Ang ibang residente, nagsimula ng ayusin o itayo ulit ang kanikanilang bahay. Balik operasyon na rin ang ilang tindahan, kahit malaki ang lugi. Sabi ng LGU, pahirapan ang pagpasok ng mga tulong dahil sa problema sa transportasyon. Bagamat napupunan pa naman daw ang kanilang mga pangangailangan. Hirap din ang mga residente na makontak ang kanilang mga kaanak ngayong Kapaskuhan dahil wala pang kuryente at linya ng komunikasyon. Ay, sasabihin ko lang, wag lang sila mag-alala kay buhay ako. Okay lang kami, pero wala ng bahay. Ano na? Tayo mong kabalaka, mao kirami. O sa akong mga igsoon na tuwa sa Maynila, o sa akong mga anak, okay rami kaayo. Sa Bohol naman, halos 26,000 pamilya magpapasko sa evacuation center. Nasiraan din ng bahay ang pamilya Kuriba, pero ang mas masakit daw ay nasawi ang kanilang padre de pamilya sa kasagsagan ng bagyo. Mangita ni nga magkakuan sud bihikay, di ba? Mangita matud ta basa. Kay birthday baya puring hong ulit tao Pasko. Birthday nga. Oh, na jud mi, na jud mi karni sir, mga lima, mga anjud nga na ami mga paraan ni karon wa na jud. Sa Baay City, Negros Oriental, magpapasko sa evacuation center ang mahigit 100 pamilyang nawala ng bahay. Ang ilan, namamalimos na sa gilid ng kalsada para may makain at may maipampaayos ng bahay. Sa Pag-asa Island sa Palawan, pilit ding bumabangon ang mga residente kahit pinadapa ng bagyo ang kanilang mga kabuhayan at winasak ang kanilang mga ari-arian. Hiling nila ang malinis na inuming tubig at construction materials para maitayo muli ang kanilang mga bahay. Nico Wahe, GMA News. Huwag magpahuli sa mga balitang dapat niyong malaman. Maaring mapanood ang State of the Nation at iba pang newscasts sa youtube.com/GMA News. I-click lang ang subscribe button. Sa mga kapuso naman abroad, maaari kaming masubaybayan sa GMA Pinoy TV at www.gmanews.tv.